nila, tol, coin flip talaga ako eh. Oh. Hindi ko talaga alam kung hindi ko ma-expect. Mahirap na i-predict to. Mahirap i-predict. Mahibahin eh. Brenny Esports, lumabas, naglabas na naman ng Atlas. Tapos yung Todak. Tapos yung Todak naman, sila naman yung nag-rock. Oh. Balik, it's ano, change. Oh. Change roles. Tingin sa homework na, tingin sa long test ng ano eh, seatmate eh. At tingin lang, konti copy lang. Hindi, palitan mo lang konti. Palitan mo konti. Ano, mo. Para ano, hindi na ta. It's same, but different. But still same. Yo, gusto ko na yun eh. Interesting to oh see. Oh my God. Todak and Bren, grabe naman. Napaano pa tayo ah. Grabe naman yung tension na post-game gaagad. Makapahintay pa kami. Guys, Bren, Todak, todo supportas tayo sa Bren Esports. Di pa tapos ang araw at ang tournament nila. Buhay pa sila dito sa M2. In it to win it. Re-strategize for both of these two teams. Let's see what's happening. Yep. Inayos lang ata sila ngayon. I think going back into the draft again, napapaisip talaga ako eh. It's sa side ng Todak, they have the main damage all sources na sila 1-1 tsaka si Roger. Gusto ko sa Bren Esports is mabilis din naman sila mag-scale with Harley. Mag-ingat lang sila sa potential invade na makita. Yep. Which is why maganda naman na meron silang Selena na pang vision. And then makakahinto din sila with just an abyssal arrow in a team fight with the traps, with the slows. Pero para sa akin yung magiging X-factor talaga dito is yung galaw ni FlapTizzy as the Benedetta. Yep. Gaano, anong style ng Benedetta ilalaro dito ni Flap? Kasi magandang tanong yun. Yung main target siya dito 1-1 Roger, sobrang mobile. Sobrang importante dito yung timing ng Electo final blow ni FlapTizzy. Again, movement, mobility pa rin is, I think, lumang pa rin naman ng Bren. It doesn't matter, yung damage output doesn't matter, like nakita naman natin before. Mm-hmm. Diba? May mga teams na sinubukang i-take down ang Benedetta kahit walang bawas, kahit malakas yung bawas nila, nalalife steal ulit pabalik ng Benedetta. So I think it's going to be easier for FlapTizzy at this game. Lalo na ngayon na mas konti yung burst damage nitong ano, Todak. Mas konti yung kayang humuli sa kanya. Sige, uunti-untiin ka ng Grock. Tama, uunti-untiin ka ng Roger. Burst damage nga si Roger. Pero medyo late game pa. At by that time, siguro naman may mga complete na si FlapTizzy dito. Mm. Most likely, di ba? Complete na siya sa Bloodlust Axe. Mm. Again, these Brute Force Breastplates. Mas complete na yung equipment niya. And he'll be able to deal with it pag umabot tayo sa puntong yun. Oh. Pero ngayon, yung early game is still questionable here. Again, madami silang ways to really control that game, that early game. Tama. So, I don't know, man. Sila just, Rebo din, no? Hinga din eh. Hinga din sila. Hinga din sila. I think it's more of tiwala na lang talaga, Rep. Tiwala na lang talaga dito. Yung maganda sa atin, meron din naman tayo, we have the potential to go for the Wombo combo dahil meron tayo yung Farsa. Farsa with the egg. Parang nakukulangan nga ako dun sa lineup ng Todak na makaabot dun kay Rebo eh. Yung para para abutin yung Farsang nag-ultimate. Hindi naman sa imposible. Pero sa kalikutan ng lineup dito ng Bren Esports, you have a lot of heroes na maganda yung mobility nila. Yep. Meron din silang ano, may tawag dun. Meron din sila pang mass crowd control, yung Fatal Links dito ni Rebo, na pag hindi niya gagamitin pang initiate, hintayin niyo lang talaga pumasok dito sila Tam, sila Silvana, Roger. Isang Fatal Links, tas ano, ulanan mo ng Feathered Airstrike. Mm-hmm. Mabilisan yung mauubos yung mga membro ng Todak. Tama. So, maganda din yung draft ng Todak, maganda din yung draft ng Bren. Every time na masasabi mo na may lamang yung isa, makakaisip ka din ng lamang para sa kabila. So, 50-50 pag-isip dito. Mukha nga si Chico, napapaisip parang 50-50 rin eh. Oo nga eh, 50-50 nga no. Naisip, tinignan niyo yung draft. Oo. Tapos nasabi niya team niya, guys, parang ano ah. parang may mali ah. Pero I think it's still fine. They can, ito yung lineup ng Toda, kaya mag-sustain. Oo. Kaya mag-sustain ito. Like, make no mistake, yung early game ng Bren,
it's going to be highly dependent kung kaya nilang pumitas in the early game. Other than that, it's just... No. Kung Bren lang hindi ma-pick off sa early, nakopo yung Farsa ni Ribo dito, masaya buhay niya. Grabe. Dami yung mabilis matutunaw dito sa Feathered Airstrike ni Ribo. So again, you can look at both drafts, find positives, at hindi ka masyado makakahanap na sobrang lamang dito. Si Cartesi na nga, sabi niya dito, boss, ready na ako. Tara, punitan na tayo. Ito naman si Lasty. Sana nahuhugasan yung headband na yun. Pero baka yun naman yung sekreto. Devin, may ganun eh. Alam mo ba sa esports dun sa ano sa MPL natin? Oo. MPL natin, di ba? May mga, ano, may ginagawa yung mga players eh. Yung no-ligo jutsu. Oo. Minsan, ano, pag hindi ka daw na-ligo, lakas mo daw mag-ML. Oo. Baka yun yung headband. Baka yun yung ginawa nila sa headband. Oo. Na ano. Nandun yung ano. Nandun yung kapangyarihan. Kapangyarihan nila, Asti. Of course, nakita din natin mukha ng mga miyembro ng Todak. I think si Iwan nagka-problema dun sa connection. Sa connection niya, cellphone niya. Yung pinapalitan yung connector eh. Pinapaayos sila. Yun. Si Ribo, tingin ko ha, kasi hindi natin alam kasi wala namang sinasabi sa atin. Oo, wala. Walang info guess from SG. Lang, guesswork lang tayo. We're just guessing. Nag-iisip lang tayo. Ano kaya nangyari? Pero again, it only buys time for, ano, you know, mag-iinit natin player. Oo. My God. Ren Esports. Well, you have a lot of faith. I really like it. We're a country of faith. Mm. And we're showing it. Feel ko naramdaman din ng Bren yung kanina, you know? Oo. Feel ko ramdam din nila yung, ano, yung gigil. So, nagigil lahat? Oo. Kung mag-ready na. Minsan nga napapaisip ako, hand warmer ba talaga yan? O so, yung seasoning ng cup noodles? Mukha siyang ano eh. Hindi, alam mo yung nasa sapatos. Ano nilalagay mo sa sapatos mo? Ano yun? Yung mapag may bagong, bilang kang bagong sapatos, di ba may pakete dun? Ah! Para yata sa ano. Oo, oh, yung mga mothballs. Parang mala mothball yung galawan. Pero joke lang, syempre hand warmer talaga yan. Okay. Wala lang. Yun yung itsura niya. Si Iwan ata, maganda. Ang stat sheet nga ngayon, ang daming assist. Uy, yung laki ng improvement na ginawa ni Iwan dito. Ha? Oh, tapos ito pa, siya pa yung unang player dito ata na ubusan ng baterya ng cellphone. Kaya na po. Kaya no? Tinutulungan nata na mag-charge or nagka-problema yung charger. Sobrang init. Sa sobrang init ng phone niya, na-degrade yung baterya. Naubusan ng charge. Ewan ko. Lodge, may power bank ba dyan? Pero kayo, naghihintay na lang tayo. In-game pause. Technical difficulties on the player sense. Technical difficulty lang. Pero of course, maraming salamat sa ating mga marshals dyan sa Singapore na ginagawa ng lahat para maging fair environment para sa lahat ng players dito. Okay. Si Iwan, pre, tagal mo din ah. Pre, ano ba yan? Pati ka din na ako maglaro ah. But then of course, yeah, yung ano natin dyan, the marshals are doing everything they can. Yep. Ano ba yan, naging problema sa cellphone ni Iwan, no? Magandang tanong yan, Kuya Rep. Pero sa ngayon, again, hopefully, naka-ready pa kayo dyan. Lahat tayo, gigil na. I'm sure lahat din kayo sa, ano, gigil na din. Oo. Lasty, gising. Lasty. May game 3 pa, Lasty. Game 3 pa. De, pero ano lang yun. Relax lang yun yung sarili relax niya kasi yun, alam niya mapapalaban siya dito eh. Oo. Kasi it's been a while since we've seen the Lasty Atlas. Oo. Diba kanina medyo mas chill siya, mas komportable siya dun sa grok niya kanina. Pero this time around, it's an Atlas. Hopefully, mas na-practice ito. Pero syempre, iba to kumpara sa grok niya, malamang. Oo. Okay, so that might be the go signal. I think nag-ready na sila. Mukhang nag-ready na. So? Malapit na. Wow. Hold up dito. Ano kaya nasa isip ng Tobak? Ang init sa SG siguro ngayon, no? Oo nga eh. Napaisip tuloy ako. Ano kaya sinasabi ng mga analyst? Si Ribo, pre. Uy, pre, musta? Oh, man. Pabilisan naman dyan, oh. Si Flap. Ano ba yan? Talo na nga kayo eh. Di pa naman. Chill lang. Pero chill lang, ano, chill lang. I'm sure I can really tell that they're very confident naman. Oo. Papatakat na lahat. Oh, yun, nagising si Lasty. The musta? Silence before the storm. Gandang hapon, Kuya Lasty. Lahat
sila naka-focus. Si Few. At sila nag-ready lang, nag-ready lang. Ni Kapitan, no? Cap. Ah, meron ba silang parang hand warmer sa tapat nila? I think they're all go. They're all thumbs up, ah. Thumbs up. It's a good sign. Thumbs up ko din, kuya. Para alam natin, ready ka na. Ayun. Okay, okay. I think we're getting ready. Pinulot na yung mga cellphone. We're getting into the game. Ito talaga yung Oh my God. Ayoko ito munang i-discuss masyado. Pang dramatic eh. Ang dramatic kasi nito. Sobrang tahimik din nila sa stadium yun. Okay. Okay, Pilipinas. Alam good time, natin. It's a good time to compose ourselves as we head into the game. Brand Esports versus Todak coming into game number three. That's right, Rockheart. Brand Esports versus Todak as naglabas ng Lusty dito. Ang Lusty talaga. Naglabas ng Atlas ni Lusty. Ang Brand Esports. Tignan natin kung mapapagaran nila against a double marksman lineup na meron ng Todak. We'll see. Brand Esports, hindi kalimutan, they're going for a triple mage setup naman. Yep. So kung isa, physical yung habol dito, magical damage ang habol natin. Yeah, Flap TZ with the eye for it. Dahil mga katakas pero si Lusty yata ang magiging kapalit. Hindi pa naman siya makahabol masyado. It's all a level 1 trade. Mm-hmm. Pero nakalamang na, syempre, ang Todak with the amount of damage that they have. Although ang gold will be a bit more even. Flap TZ happy to go and dive in. Ayan. Mm-hmm. Chumichill lang muna sa ngayon. And again, Moon is controlling the mid lane. Kasama ito si Few. Nagkakaharasan lang sila dito. Syempre naman. Yung isa, tumutusok. Yung isa, kumakalmot. So, they're gonna rely. Ito yung ano nila. Itong silbada nila. It's more going to be of damage output, no? Oo. Hindi siya magiging masyadong tanky. Naka-mystery shop eh. Oo, mystery shop yan. Damage output, Sylvana. So, minsan nakakagulat yung mga ganyan sa bawas. Hindi mo i-expect. Mm. Yung Cometic Lance, no? Oo. And this is what they need to do as much as possible. Ma-manage yung wave nila para mahinto yung pag-ikot dito ni Moon. And I like yung ginawa sa bottom lane ng Brand Esports na mukhang delikado. Pero yun nga yung sinabi ko na yung Brand Esports, dapat mag-ingat sila sa potential invade na mangyari sa nagagawin dito ng Todak. And it looks like kung hindi nag-rotate doon sila Lusty at saka si Diden nagtulong din si Flap and si Few, baka may invade yung orange buff ni Carl Daisy. First blood is a possibility here. Si Kuveri. Uy! Oh, manita lang! Kalkulado na eh. Kalkulado na yung flame shot. Kalkulado na yun, great sir. Great flame shot by Few. Muntikan na muntikan. Pero wala pang first blood dito para sa Brand Esports. Piso. Literal na gapiso. Kinapos ng piso. Pero Brand Esports now have turtle control here, Kuvera. Yun naman ang magandang palitan doon. Turtle control. Mahirap ding lapitan. Puro mage ang galawa ng Brand Esports. Guardian Barrier para lang ma-block out ang exit ni Flap TZ pero hindi yun sapat. Gold mula sa Turtle is very much appreciated at mas magiging gamit na gamit para dito sa Brand Esports. Ito na yung magiging deadly na na Harley. Mm-hmm. And now Brand X-Ray going for top for the top wave cut kasi yun nga kalaban niya yung Farsa and doing that madedeli mo yung pag-rotate dito ni Farsa which gives X-Ray some room to okay kung ano siya medyo matagal siya dito sana ako makakapunta para matulungan yung mga teammates ko. Very aggressive yung ginagawa ni Flap TZ dito eye for night para makalang makatakas stun going into to Few here. Oh, Lusty! Lusty! Uy, gigil! Gigil? Okay. Nakapag-flicker out si Chico pero ito Carl si Crazy. Ayan, sticker ka pa bising-bising ka boy. Ooh. You going down. Deadly Magic for the fadeaway. Pero si Moon! Pero si Moon coming in for the slay. Ayan na nga, Baflas. Flap TZ, very, very angry. Ano si Moon? Napa-flicker tuloy. Mm-hmm. And that is what happens pag mga kaibigan, last number one, huwag ka muna mag-sticker pag nandyan pa ang kalaban. And Todak, na-force out ng Brand Esports yung mga flickers nila at napabalik sila dito. So this is gonna be gold para kay Few and Flap TZ. And for the next teamfight na mangyayari against lineup na maganda din naman yung mobility kasi ng Selena, Benedetta, and Harley. That's mahirapan true. Yung Todak dito dahil wala na silang flicker. Yep. So they have to delay their next teamfight. Pero in the top lane, mukhang may kumpakan na nga dito. Last defense! The legs! Natulungan si Ribo! Beautiful! Akala nyo makaka-tower dive kayo kay Kuya Ribo ha? Pero andito si Lusty! Bro, decision making ni Lusty doon napaganda. Except for now, Imperial Justice mamupunta kay Carl TZ on the Harley. Pero stun sa apat, walang malakas sa apat. Si Moon sumisiga pero hindi yan sapat.
Turtle na naman malilibre para sa Bren Esports. Pinas, gigil na gigil dito sa last game ng lower bracket. And pabod dito para sa Bren Esports kasi yung Todak mapapaisip na ano yung ibibuildan natin? Magic reduction items ba? Pag nag-build sila ng magic reduction masasaktan items, masasaktan sila kay Flap. Masasaktan sila kay Flap. Exactly. Tama. And si Flap, ito yung isa sa mga hidden ace. Ito yung alas. Alas, oo. Magiging alas ng Bren Esports. Oo, ano, iwan. Wild charge pala yun. Hindi yun effective. Siko lumilipad with a crossbow. Dang, we'll get a few kill mula kay Siko. Ito si Flap TZ, mga katakas. Kaya, meron pa kaya si Charge. Ay, Sword instead pala yun. Buhay pa, pero ito na si Last D. Oh, nakatakas pa! Collect the final blow. Nakatakas rin si Flap. Okay, nagagawa nila ng maganda ang mga galawan na dapat nilang magawa. Bren Esports, it's all going according to plan, Kuya Reptar. Oo. All according to plan. Pero sabi ng Bren, guys, kalma lang. Hindi pa naman panalo. Basta lumalaban pa. Basta lumalaban dito ang Pilipinas. Yan ang importante. Again, si Carl TZ din, basta control niya yung turtle buff din. Expect mo na madaming kills magaganap para sa Bren Esports. Mm-hmm. And now, si Moon. Oh. Paso kay Few. Magandang Imperial Justice. Lasty. Wild Charge. Fatal Links! Oh, nakatlo! Did you see that? Hindi pa na double kill kay Carl TZ. Flap TZ. Natapos pa nga niya. Nagahabol. Lasty boy. The Lasty Mac. Okay. Lasty boy. Nasuntok ko nga dito si Rakan sa studio sa sobrang excited. Okay lang yun. X-ray! X-ray! Look at that. Hindi na. Nagpapanik na ang Todak. Nako po. Oh my G! What is happening to me? Ready sabi for ng Todak, Siko getting a kill. Crossbow of Tank, tagapagligtas nila. Under the tower, ang dive. Ito na nga ba? Uy, flicker! Nakaiwas doon ang Bren Esports. Yep. Cancel the Cometic Lance. Ibo, buhay pa rin. And Turtle, ma-open ng konti, pero control pa rin. Para sa Bren Esports. Pero Bren Esports, kailangan lang nila, tignan yung positioning nila. Ingat lang din sila sa potential na makukombo din sila ng crowd control ng Todak. Meron din, may wild charge at saka may Imperial Justice naman sila. Yep. So they have the zoning, they have the crowding if they need it. Panakot ni Last Eve. Yung makakaligtas, makakalusot sa Guardian Barrier. Pero ang Torre, malapit ang bugsak. Deadly Magic. Kay Moon, hindi siya tatagal. Iwan could be next. Double kill for Flap TZ. Sabi ko nga sa'yo, Kuya Rock, X-Factor dito ng Pinas is paano ba maglaro ng Benedetta dito si Flap? Ano gagawin niya? And yung ginawa niya dito, wala pang 10 minutes, 4 kills. Parang wala lang. Well, it's all in the day's work para sa Bren Esports. Halatang praktisadong nila yung ganitong klaseng lineup. Halata sa galaw nila na bawat minuto nila may objective, may kill na nakuha ang Bren Esports. Good trap placement by Few no, habang sinisikuro ni Carl TZ yung pagong doon dahil doon sa trap niya, napa-zone out niya doon si 4 Maisie gamit ng Abyssal Arrow, so hindi siya nakapasok with a potential steal. Yup, and Flap TZ, he's not done. Si 4 Maisie may inaabangan. Pero walang naganap. Ang tagal niyang nakatambay. Inaatin si Kribo na mag-ultimate and a dive in. Few nandyan. Malapit din si Moon. Naku po, pwedeng ma-pincer move itong Bren Esports sa puntong ito. Si Kribo very low. Ginamit yung Fatal Links doon kay 4 Maisie. Ewan mo, the wild charge. Nakuha niya si Kribo. Si Moon, lumalife still lang. Pero hindi katatagal. Si Deadly Magic. Carl TZ. Lamang pa rin sa kills dito ang Bren Esports as Todak. Surprisingly though, humahabol pa rin sa gold. Oo. Itong Malaysia with 3,000, mga 2,000 lang ata ang agwat natin, or 4. Makita mabuti. Yan, 3. There you go, 3.3K. Gold lead para sa Bren Esports at 13.5. Looking really good here so far, pero hindi matapos ang laban. We're gonna go into another one very, very soon. Lord na ang susunod na mag-spawn. Wala ng turtle advantage itong Harley. Carly. 40 seconds na lang mag-spawn yung turtle dito. As Todak, pero ito na si Lassie sa likuran. Hindi naman gagamitin yung Fatal Links. Hindi pa niya gagamitin. Few and Lassie pa lang doon, pero ginamit na nga yung Fatal Links para papalapit dito si 4 Maisie. 4 Maisie, nabawasan at napitas. Iwan na lang ang naiwan dito si X-Ray. Kailangan umalis kasi kailangan ng tulong. Oy! Nang 1-1 sa gitna. Oy! Napitas doon ni Carl TZ. Iwan! Sunog!
sa Farsa Selena combination. Ganda. Moon X-ray, susubukan na lang depensahan pero nabasag yung Torres sa bottom lane ng Tota Katambren Esports. Mukhang kinakaya at gumagana ang draft nila laban sa Todak. 9 minutes and 50 seconds. Basag agad lahat ng outer at inner turret except for the mid lane. Ito na. Ito na yung malaking lamang. 7,000 Bren Esports pumupugso para sa Pinas. Going for the Lord. Hindi makakalapit dito ang Todak. Zone out. They have the information. X-ray lumalapit. Lord's almost down. But that is going to be secured. Feathered airstrike. Secure the Lord kung kailangan. X-ray, tatagal ka kaya dito sa sakit. Oh! At hinalakit ng Bren Esports laban sa mid lane. Si Moon nahirapan. Moon double kill for Carl TZ. Pakita naman. Unstoppable para kay Flap. 5-0 and 3. Siko ha, kaya din kaya niya. Sayaw-sayaw na lang siya. Lipad-lipad na lang siya dyan sa ano niya. Oh, look at this. Back na naman ang Deadly Magic. Mga katakas pa si Carl TZ. With the space escape. Beautifully done. And now Bren Esports. Ruha ka kasa dito sa mid lane! 10,000 gold lead! Wala nang kaya defense ang mag-isa lang si Siku! Ito na nga ba? Ito na ba yun? Hindi ba? Walang pa sa wave! Babalik pa. Disiplina na yung Tota eh! Easy lang daw, ito rin muna eh! Disiplina lang! Sa ibang lane! Kaya, matapos agad to! I think magandang position na! Ang Bren Esports naka-ready na! Umi-sticker na si Flap TZ sa loob ng base! As Bren Esports, lumalapit na yun dito yung Lord! Wala nang Torres sa kita ang Tota! Bren, ano gagawin nila para tapusin na yung laban na to? They have a 12k gold lead. Iwan Chico na sunugan ng Feathered Airstrike. Dinadahan nila yung minion wave. They get the Lord. Bren Esports, they're in the base, Rockheart. They're in the base right now. It's going to be big team fight. Lord, pinapababa na. Bren Esports, agahanap ng opening. Here we go, Carl TZ. Napakasakit on the Harley. We can go. Ginamit. Habit. There you go, X-ray na ako muna. Deadly Magic naman. Kaya niya mabuhay. I don't think so. Yan, makatakas pa. Yung bot lane, inhibitor turret, babagsak na. Naku po, Rockheart. Nagbibilang na lang tayo, Kuya Reptar. Nagbibilang na lang. Malapit na lang. Taas iwan yung takay dito. Nasusunugan na naman. Pero si X-ray lumalaban. Carl TZ, nalaki na yung bawas na. Pero lumalaban pa rin dito ang Bren Esports. Unstoppable for Carl TZ. 10-2-6. Moon, mababa na. Chico na rin, mapapauwi. Carl TZ, ginamit yung Magic Hat para makatakas lang siya. Bren Esports, managing the minion wave. Lasty with the Fatal Links! Fatal Links connects! Iwan, takbo! Moon and Chico na lang ang naiwan dito! Rockheart! Bren Esports! Bren Esports! Chico! Wala na pa eh! Face na lang! Bren Esports! Bren Esports! Bren Esports! Bren Esports! Bren Esports! Ang nagwagi! At buhay pa ang Pilipinas sa M2! Walang crowd, kaya kami na lang magiging crowd! Bren Esports ang nagwagi! Kakalabanin na naman nila ang Alter Ego! Pero Pilipinas, buhay pa rin tayo sa M2! Bren defeats the MYSG champions Todak 2-0. Ay, hindi pala 2-1. 2-1. Masyado excited. Excited. Hindi yung 2-0. 2-1 yun. Dati ko pa tayo at lahat dito. Hindi yung 2-0. Buhay pa tayo, Bren. Buhay pa tayo, Pilipinas. Oh my goodness. I'm again. Rockheart, we're still alive. Guys, got time.